papunta ako. Naglalakad-lakad ako ngayon kasi lunch time ko pa ngayon. Eh, nakasalubong ko yung coworker ko. Pwede tayo maglakad-lakad rito. Gamit ko ngayon yung Boya microphone. Hindi ko alam, parang hindi talaga ako satisfied totally dito sa Boya external microphone na to. Although, nare-reduce na yung background noise, pero hindi ko pa rin siya gaanong kabisado. Mas malakas pa rin yung tono ng boses ko kapag wala akong gamit na microphone. Unless na lang mahangin, ha. Dito malapit sa work ko. Ano to eh? Cementerio. Tabi-tabi po. Sa likod niya. Pero gustong-gusto ko dito maglakad-lakad kapag ka wala akong ginagawa kasi tahimik. Wala ka masyadong maririnig. Merong dadaan na sasakyan pero hindi masyado. Kaya mas gusto ko ditong maglakad lalo na after lunch. Nakikita niyo siya sa likod ko. Nandun yung mga ano, nandun yung sementeryo. Dito naman yung sementeryo, hindi kagaya sa atin na parang automatic yung parang masama agad yung isip natin. Dito parang iniba nila yung arrangement. Yung sa ibang sementeryo, pwede kang mag-walking. So para bang nagawa nila ng paraan na para hindi masyadong masalimuot yung pagtingin mo sa sementeryo. Ganun, oh. Meron pa akong mga ilang minutes tapos babalik na tayo sa work. Yung lunch time ko is 12 o'clock hanggang 1 o'clock. So ngayon, mga 12:30 pa lang. Tsaka, ano, para naman din, nakakapagod din pag nasa office ka lang nagtatrabaho. Tapos, wala kang parang masyadong outlet after or during lunch. Kasi, dito yung lunch mo, kumbaga baon mo na lahat, no? Baon-baon mo na siya lahat. Tapos, hindi kagaya sa atin na parang kahit na nagwo-work ka, pwede ka pa ring pumunta sa halimbawa sa labas, bumili ng kung ano-ano, or magkarinderya ka. At least parang meron ka pa rin nung feeling na nakikihalubilo ka sa ibang tao. Dito parang wala na yung ganong klaseng option. Kung hindi, kailangan mo i-prepare lahat gabi pa lang or in that morning. Dalhin mo lahat ng tubig mo, yung pagkain mo, ganun. Kaya, may mga oras or most of the time, kapag ka-lunch time ko, tinatry kong lumabas ng work, lumabas ng office, para kahit papano, hindi naman masyadong yung parang nakaka-board naman yung puro ka na lang, puro ka na lang nasa office kasi nga 8 hours pa naman yung work. So, ganun. At saka diba dito, parang nasanay na rin ako. At first, parang nung pagpunta ko rito, akala ko yung parang kung ano yung manakakita mo sa TV, sa movie na parang masaya. Pero hindi pala kasi minsan, ang lalayo ng mga kapitbahay mo or kahit na magkapitbahay kami for a very long time, years ang pinag-uusapan natin. Parang hanggang hello, hi lang ako ng sa neighbor namin kasi napaka-preserve nilang mga tao. Tapos napaka-busy din natin dito. Hindi naman talaga totally busy, kaya lang every time na yung tatawagan mo yung friends mo o kaya makikipag
ano ka ba, makikipag-bonding ka, tapos sasabihin agad sa'yo, oh, schedule natin yan. Kasi parang wala na silang time. Hindi ko alam. Pero kung tutuusin nga, parang mas busy tayo sa Pilipinas. However, parang meron pa rin tayong time na kitain yung mga kaibigan natin. Yun, yung mga kaibigan ko, kapag kinikita ko talaga sila, nagsischedule kami kasi yung isa, si ganito, pupunta doon, may gagawing ganyan, yung work niya, ganito, ganyan. Ako din, hindi pwede, ganyan. So, minsan, natatagalan talaga bago kami magkita. Kaya, pag nandito ka, parang at first, maninibago ka kasi yung weather malamig, tapos ano, yung mga kaibigan mo hindi available as always. Hindi kagaya sa atin na yung mga workmate mo is kaibigan mo rin. Dito, naswertihan ako kasi yung mga workmate ko is napakabait, tapos very open, we are very close to each other. Pero mostly talaga, kapag ka nagtatrabaho ka sa isang company dito sa Germany, napaka-preserve nila yung, preserve naman, hindi preserve, napaka-reserve. Yung parang tipong, work is work and nothing private, ganun. Pero dito, very open yung mga tao. Tsaka, kahit na malayo yung binabiyahe ko talaga everyday, gustong-gusto ko pa rin siyang magstay dito for now. Kasi napaka-close ko kasi sa mga coworker ko. Yung nandun yung parang nakilala ko sa Pilipinas ba, natatawanan kayo, yung kainan nyo, parang almost similar sa Pilipinas. Kasi normally, pag sa ibang company, talagang private is private and business is business. Ganon yung malimit nilang yung boundary ba. Ayan guys, mauubos na yung time ko. Ano ba yan? So, pakakalawalan ko na muna kayo at sa susunod, ewan ko, ano bang gusto nyong makita dito? Kasi mag-comment kayo sa aking wall naman, hindi naman to Facebook. Mag-comment kayo sa aking video para alam ko kung ano yung gusto nyong makita rito. Kasi kung ano lang naman yung experience ko, yun lang din yung sinishare ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Babalik na ulit ako sa trabaho. At sa uulitin. Bye!